Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi. Magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acetic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubuhan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun ka gaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko ito, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance, aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance, mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Shop ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati na regatan nak nga maturog tata nagimas mit iturog kon. Agyaman nak mit detang intid da kanyak Immune Advance. Padasin niyo Immune Advance na laing sobrat na itulong na tibagi. Thank you.
ni Bubut Buak 50 anyos taga District 1 Benito Sulibin sa Bela. Manipo didag tumarak iti inyon advance talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti panaturog ko kain pumiksa akpay. Idi gamen at dahil karabi nga diya makaturturog. Ngumidi nagtumarak iti inyon advance isumutan si mayat ti panaturog ko. Sungan o kaya't yung mayat ti pumiksa kain mayat ti panaturog na agtumar kayo ti inyon advance awan ti scientific na tunay nga organic. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural. Mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na tagasubaybay, maaari po kayo magpadala ng text sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng komento sa ating mga social media pages, ang ating pong Katipunan Channel at ang sariling bahay ko na BDT Radio Production. At syempre, kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan, maaari po kayo magpadala ng sulat troniko sa tuklasinatin@yahoo.com. Nako, isang oras na naman po tayong magtatalakayan at sama-sama po tayong matututo at tutuklasin natin ang tungkol sa isang ahensya po ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Science and Technology. Ito po yung tinatawag nating NRCP. Ano nga ba ito, no? At mamaya malalaman nyo sa ilang saglit. Pero bago yan, kinuha po natin ang pagkakataon ng isang Lasallianong tagahubog at guro ng edukasyong panrelihiyon mula pa noong 1991. Alam niyo po ba na siya ay nagtapos ng AB Philosophy? Cum laude po siya sa pamantasan ng Santo Tomas at ng MAED o MAED at EDD in Values and Religious Education with distinction sa pamantasan po ng De La Salle, Manila. Naging direktor po ang ating panauhin ng Campus Ministry Office noong pong 2005 hanggang 2010. Can you imagine 5 years? At head po siya ng Materials Development Office mula pong 2011 hanggang 2012 sa pamantasan De La Salle, Dasmariñas. Naglingkod din po siya bilang Head of Adult Accompaniment Office at ng Retreat and Recollection Office sa De La Salle College of St. Benil mula 2013 hanggang 2016. Naging Vice Chancellor for Academics and Research, Dean of the Graduate School and College of Education at Dean of Student Services and Mission sa De La Salle Araneta University mula po noong 2016 hanggang 2022. Ang ating pong panauhin ngayon ay ang kasalukuyang Executive Director 3 ng National Research Council of the Philippines o mas kilala po bilang NRCP. Ito po ay sa ilalim ng Department of Science and Technology. Alam niyo po ba na ang atin pong panauhin ay nagkaroon po ng mga akda. Kasama na rito ang Jose o Kapepe Wright Diokno Makatao, Makabayan, noong pong 2010 sa De La Salle and CNE. Kasama rin dito ang Caritas Omnia Subtenet, The Spirituality of Discipleship of Bishop Felix Paz Perez noong pong 2012 ng GPR o GBR Foundation. A Spirituality of Involvement, ang landas ng buhay, pakikisangkot ng Diocese ng Imus
noong pong 2012 ay ISA o ISA. Kasamang nag-akda rin po siya ng The Virgins of Cavite, History, Arts, Philosophy, Religiosity. Noong pong 2015, nang inilibag po ito ng De La Salle SUD. Naglathala rin po siya ng mga artikulo sa Bulletin Ecclesiastico ng UST sa Malay, ng DLSU at sa Perspective in Arts and Humanities Asia ng ADMU. Nako, ang dami po ng mga nailimbag, no, na kanyang mga ginawa at iba't iba ang naging trabaho ng ating pong panauhin ngayon. Kaya sigurado ko siksikliglig ang ating pong makukuha, matutuklasan sa ating panauhin ngayon. Siya po ay walang iba kundi si Dr. Bernardo N. Cepeda. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Cepeda. No, magandang hapon, Cathy, at maraming salamat sa para tuloy akong kinabahan doon sa pagpapakilala mo sa akin dahil baka biglang magulat ang ating mga tagapanood o tagapakinig na yan lang. Yun lang. Parang ang dami ng track record noon. Pero kidding aside, Cathy, no? Yun ay bunsod din naman ng ilang mga biyaya na pinagkaloob ng Panginoon sa atin along the way. No? Maraming mga taong tumulong para makatapos tayo sa ating mga pinag-aralan. Pero higit sa lahat, siguro shoutout na rin sa dahil buwan ng kababaihan. No? Isang mahalagang bahagi ng aking tagumpay, no, bilang isang lalaki ay ang aking may bahay. Alam mo, yung aking may bahay ang itinuturing ko na sikreto sa buhay ng isang Aido Cepeda, no? Kung pwede mo akong tawagin Aido, no? Yun yung aking nickname, no, na ang asawa ko yung talagang nagsakripisyo ng kanyang karera, no? Bilang isang dentista para alagaan yung pamilya. At dahil doon, ako naman nakatapos ng aking mga doctorate, no, at nakapaglingkod bilang mga sa iba't ibang uri ng kapamaraanan sa mga eskwelahan na aking pinuntahan, no, at yun ay dahil din dun sa iyon pagsasakripisyo at pagmamahal ng aking asawa. Kaya shoutout sa aking asawa, I love you, Gay Cepeda, no. So yun muna siguro. At pangalawa, dahil Women's Month, no, gusto ko yung mag-shoutout sa aking mga anak, no, yung tatlong dalaga, no. kaya ako yung napapalibutan ng magagandang mga dilag, no. At saludo rin sa lahat ng mga babaeng siyentipiko at saka dalubhasa, no, sa siyensya, sa agham. Dahil alam mo, sa mamaya mababanggit ka sa NRCP kasi, halos kalahati ng aming mga kasapi ay mga babae, no? So hati 50% ang mga lalaki, 50% ang mga babae. Kaya tuwa ako dahil nung lumabas yung datos, sabi ko parang tinadhana ng Panginoon na sa NRCP inclusive kami. No? At talaga sinusuportahan din yung kakayahan ng mga kababaihang katulad mo na salamat sa ganitong pagkakataon na maipakilala naman yung aming ahensya sa madlang people, sa bumusong bayanan. Kasi 1933 pa kami, Cathy, pero siguro ngayon lang nakikilala na sa bayan. Oo nga. Nako, alam niyo po ba, isang malaking karangalan po ito sa akin personally at sa amin pong palatuntunan sa himpilan po ng Katipunan Channel na kayo po ngayon ay nakadaupang palad natin, bagamat online, ano. Pero isang malaking bagay po ito dahil sa tagal po ng panahon, ang inyong ahensya ay masasabi nating hindi masyadong kilala ng ating mga kababayan. Pero bago tayo umusad sa ating talakayan tungkol sa iyong ahensya, sabi nga, ang sikreto daw ng isang matagumpay na ama at o ng isang lalaki ay ang pagtiyaga, pagmamahal,
at tibay isang babae, no? Nang iyong may bahay. Yan ang lagi po nating ano, no? Dahil ang babae ay laging ilaw po ng tahanan ng ating mga ina, 'di ba? Kaya ilaw, yan ang nagsisilbing liwanag ng bawat pamilya. Nagsisilbing liwanag sa buhay po ng bawat miyembro ng pamilya. Pero tama ka dyan, Tati, no? Pero ngayon, ako naniniwala, pareho na dapat maging liwanag, no? Kasi akala ng iba eh, kami ang nagdudulot ng kadiliman. Ayun sabihin, bilang guro talagang aking inilalatag din yung pagiging katuwang, no, ng isa't isa. Parehong liwanag, parehong haligi dapat, no? Hindi lang yung haligi yung tatay, liwanag yung nanay. Hindi eh, dapat parehong haligi, parehong liwanag, no? Doc, sa akin po, para po sa akin, there is no such thing as ano eh, babae lang ang dapat prioridad o lalaki lang. Sabi nga, human beings are created in the image and likeness of God. Diba? Amen to that. Inalienable with the right to life, pursuit of happiness, liberty, di ba? So, ibig sabihin lang po, basta ikaw ay tao, ikaw ay wangis ng Diyos, at dahil ikaw ay tao, yung kapangyarihan ng iyong kaisipan, ang pagiging creative na natatanging makikita lang sa isang human being, tayo yun, di ba? Yeah. At the dignity of life, laging isinusulong yan ng kahit na sino man. Kaya amen. Malaking pagkakaiba ng isang human being sa isang hayop. Diba? Yeah. Diba? Kaya laging sa akin po, ang amin pong organisasyon, ang Katipunan ng Demokratikong Pilipino, ang Katipunan Channel, sampu namin pong mga nagsasahipapawid dito, ay dun po nakatutok, dun po nakatingin. At ang kahalagahan po ng tao, kayo po bilang mga researchers, bilang mga professionals sa iba't ibang larangan po, ay isang patunay po na ang tao ay talagang nandiyan para magpabuti ng buhay, hindi lamang po ng kapwa-tao, kundi ng sandaigdigan, no? Kaya napakahalaga po niyan. Kaya isa po itong karangalan, Dr. Cepeda, na kayo po ay bahagi ng palatuntunan ito, lalo na't kayo ay masasabi kong pagdating sa ano, edukador kayo, lalo na sa relihiyon, at naiintindihan nyo most probably ang aking itinuturan, hindi ba, Dr. Bernard? Yeah. I fully agree with you. Kaya nga excited ako dito sa kwentuhan natin dahil nga pagkakataon rin malaman ng ating mga kababayan na ang NRCP hindi lang tungkol sa siyensya na hardcore science, no? Yes. Na kami rin ay may mga kasapi mula sa agham panlipunan o social science, humanities, no? O agham mga pantao, no? At ito ay kakaiba, no, sa ibang mga ahensya ng gobyerno sa DOSC dahil sila nasa applied and pure sciences. Kami, lahat, no, mula sa applied, patungo sa social science, patungo sa humanities, we even have artists. So, kasi ito lahat ay nangangailangan ng pananalisi. Kaya nga, yeah, ito ang NRCP. At I'm excited to share to our fellow Filipinos who we are and what we can contribute to society. Nako, excited ako, no? Nako, mukhang marami kaming matutuklasan. Kaya sa lahat po ng mga nanonood ngayon, again, please like, share, and subscribe ang ating pong YouTube, ang ating pong social media, ang FB page po ng Katipunan Channel. Puntahan nyo rin po ang Rumble, ang Twitter o ang X po natin, syempre ang Instagram. Kung wala pa po kayong account sa X at saka sa Rumble, magandang mag-create po kayo dyan dahil
yan po ay hindi nagsusensor ng mga impormasyon po na makakalat nyo sa iba't ibang panig po ng mundo. Anyway, uusad na tayo. Simulan natin sa kung ano at kailan itinatag ang NRCP. At ano ang NRCP, di ba? Dr. Fernando. Ang NRCP ay itinatag noong October 17, no, 1933. Pero ito ay bilang isang katipunan ng mga siyentipiko nung araw, no, nagsimula kami sa isang daan at labing apat ng mga miyembro ng mula sa iba't ibang disiplina nang layunin ng pamahalaan noon ay magkaroon ng isang katipunan ng mga magbibigay ng payo sa pamahalaan para magabayan sila, no, sa pagbubuo ng mga batas na makakatulong sa sambayanan. So, doon muna nagsimula. Tapos ito ay mga ilalang dalubhasa sa iba't ibang larangan na tinipon, no. Tapos nagkaroon ng saligang batas at ng panukalang batas, I mean, at ito ay naging RA 4120, no. At itong RA 4120 ay naging opisyal na batas na nagtatag talaga, opisyal na nagtatag sa NRCP noong December 8, 1933. So, ang isang naging layunin talaga ng nagtatag nito ay upang una magkaroon ng isang ahensya na magbibigay ng tamang payo, no, sa ating mga mambabatas upang yung kanilang iaakdang mga batas ay science-based, no? Nakaangkla sa pananaliksik. Pangalawa, ang NRCP rin ay isang ahensya na nagpupondo ngayon sa kasalukuyan, no? We promote yung basic research, no? Kasi ang lahat ng mga applied research, bago yan mailatag at matutukan ng mga gagamit, kailangan nagsisimula sa fundamental, yung basic data. At itong basic data na to, no, yung basic information about a particular thing, about a particular study, halimbawa sa gamot, bago naman yan i-commercialize o i-clinical test, kailangan muna pag-aralan kung pwede nga bang gamitin itong halimbawa yung sikat na malunggay. Halimbawa, ito ba ay mayroong therapeutic content, no? Siyempre, pag-aaralan muna yung basic niyan, no? Yung composition niyan, yung chemical composition or kung ano man yung nilalaman niya, di ba? Pag-aaralan niyan. Tapos, pag nakuha na yung proof of concept, then tsaka iihain for clinical trial o gagamitin. So kami, nagpopondo kami ng basic research. Basic research. Pangatlo, kami rin ay nagbibigay ng capacity building at nag-i-enable din kami ng mga mananalisik natin. At saka ng iba't ibang mga sektor. No? Nagbibigay din kami ng mga pagsasanay sa mga nangangailangan ng talino tungkol sa pananaliksik, nangangailangan ng paggabay sa paggawa ng mga iba't ibang aspekto ng pananaliksik, no? Tinutulungan namin sila para magabayan sila, malaman nila yung mga dapat malaman, no? Lalo-lalo na yung ating mga guro at higit sa lahat, ito napakahalaga, no? Nagpo-ponder rin kami ng mga pananaliksik, no, mula sa aming mga miyembro. So, ang NRCP ay isa lamang sa 18 ahensya ng DOST, no? At hindi lang kami yung nagpopondo, pero isa kami sa mga nagbibigay ng tulong, no? Ayan, sa ating mga mananaliksik, mula sa funding to capacity building to even warm body. And of course, yung aming policy advocacy namin, no, na talagang isinusulong namin na kung maaari lahat ng mga batas na iakda ay science-based.
So, yun lamang sa mga, mula noong 1933 hanggang sa kasalukuyan, ito yung aming patuloy na ginagawa. Dr. Bernardo, Dr. Cepeda, opo. Sino po ba ang bumubuo ng NRCP? Oh, actually, ang NRCP binubuo ng iba't ibang mga dalubhasa, no? At saka eksperto sa iba't ibang larangan mula sa pure sciences, sa applied sciences, sa engineering, social sciences, arts, music, so humanities, no? Education, business, no? So ano yan? It cuts across, no? Yung aming mga members. At may mga researchers kami, mayroong mga scientists kami, may mga teachers kami, pero ang commonality is we love to do research, no? To help the country move forward. So yun yung passion. So anybody who is into research can be part of NRCP. Paano po ba maging miyembro ng NRCP? Simple lang actually. Meron kaming website, no? Pupuntahan lang nila yung nrcp.doc.gov.ph, no, yung website namin. Puntahan lang nila to, mag-apply sila online, i-click lang nila a membership application. Doon sa membership application, may step-by-step guide 'yon. Tapos, ang maganda nito, no, kapag ka ikaw ay pumasok na dito, meron na doong mga gabay kung paano ka magiging miyembro. Papasa ka lang, i-fill out mo lang yung mga form namin, tapos ipapadala mo lang yung mga importanteng document na kailangan, nandun naman, no? Tapos kukunin mo lang yung Google Scholar profile mo, ipapasok mo doon, at ipoproseso yan ng aming secretariat, no, ng TCDS, yung in charge, tapos i-endorse yan sa mga division chair. Ang NRCP may 13 division sa kasalukuyan, no? Mula sa iba't ibang larangan, no? Nakahati kami sa 13 divisions. Tapos bawat isang division ay may chair. Yung chair ngayon ang mag-endorse yan sa governing board. Yung governing board, ito yung ang bumubuo nito, yung mga chairs, tapos may presidente. At may kinatawa ng DOST. Tapos yung governing board ang mag-decision kung aaprubahan ba yung rekomendasyon ng mga chair dun sa mga nag-a-apply na member. So pagka in-approve na ng governing board, yon, pwede ka nang manumpa bilang associate, una muna, so associate member, tapos after some time, pagka ano, pwede ka nang maging aktibo sa aming mga ginagawa, pwede ka nang maging regular member. Basta merong step na gagawin. Ano po yung basic o fundamental na requirement para po, halimbawa, ako kunwari, gusto kong ano yung basic na kailangan ma-meet ko na requirement para pwede ako mag-apply online sa NRCP para maging member? You're a researcher. Kailangan may track record ka sa research. No, hindi pwedeng kahit sino lang. Mas dapat may track record ka sa research. Pangalawa, dapat ikaw ay active sa research. So, track record, at the same time, active sa research. No? Pwedeng as a project leader, pwedeng as a research assistant. No? And of course, kailangan may publication ka. No? Kailangan may publication or meron kang creative work na i-display o na i-perform, halimbawa, kung ikaw ay artist man o kung ikaw ay filmmaker, kailangan may mga pelikula ka na ipalabas, no? At kung wala man, at least meron ka mga copyright ownership or meron ka mga patents, no? Meron ka mga IPs, no, na paaprubahan, no? So yung mga ganun, no? Ano lang yan, simula pa lang yan, no? Na basic lang yan na requirement. Oo. Kumbaga po, kinakailangan may proof ka talaga. Sabi niyo nga, record na ikaw ay talagang isang researcher. Oo. At para ma-prove mo yun, kinakailangan may mga published works ka na. O yes, yes. Works na, yes, no? Yes. Para mapatunayan mo na
si Poncio Pilato ay nandito sa hanay nito. It is also your identification kung saang division o sa nakabilang. Correct. Okay. Tama. Kasi kailangan din makita yung ano mo eh, yung expertise, no? So, ang expertise mo, madedetermine yan doon sa uri ng mga publication mo. Kasi hindi mo pwedeng jack of all trades, no? Kailangan meron kang ano, meron kang isang disiplina. Oo. Clarification lang po, doon sa 13 divisions po, of course may chair, kumbaga sa bawat division po ba merong sariling board 'yon? Ang tawag namin doon ay mga officers. Meron din mga officers. Pero 'yon ine-elect ng mga members doon sa division. Okay. Yung iba-iba ang pamamaraan niyan, ha. May mga dynamics yung mga division. Yung ibang division, meron. May sense of autonomy rin. Pero pare-pareho dapat yung structure. President, vice president, secretary, treasurer. 'Yon. Tapos may communicate, parang communication o officer parang PR. Yung pong, of course, the ini-imagine ko lang po yung structure kasi ng ano NRCP. And separately, you have a governing board. Ibig sabihin, sa parang yung po yung nangangasiwa ng kabuuan ng NRCP. Tama po ba ako? And that belongs the president po. Doon po ba nakapasok si president ng NRCP? Tama 'yon, pero sila ang nag-iisip ng policy, no? Sila policy making body sila. Yung operation ng ahensya, kami 'yon, yung secretariat. Ako yung executive director na nagma-manage ng day-to-day activity ng council. Kumbaga, sila ang nagseset ng direction, nagseset ng vision, nagseset ng policy, kami nag-i-implement, no? Kami yung tumutulong sa governing board to manage, no, yung vision, yung plan, yung activities, no, kami yon. Paano po sir ini-elect yung pinoposisyon yung governing board? Meron po ba yon na election din na tinatawag? Yes, every year yon. Ang terms nila ay 2 taon, no? Pero ang ginawa ng governing board ay staggered, no? Staggered parang yung Senado, 'di ba? May naiiwan na 6, no? 12 pala, sorry. Tapos i-elect mo 'yung 12, tapos magpapalit ulit, 'di ba? Para merong naiiwan na for continuity. Ganun din ang governing board natin. Ilan po lahat binubuo ng governing board? Para 13 na division chairs, tapos isang member at large, so 14, 2, tapos representative ng DOST, so 13, 14, 15. Tapos may member din ng member at large ng cluster, kasi may regional cluster kami, no, yung Visayas cluster, Mindanao cluster, so member din sila. And then ako, yung executive director ng NRCP, tapos among the 13 division chairs, doon nag-elect ng president tsaka ng member ng executive committee. Okay. So ganun siya. Ang election ng chairs, ano yan, manggagaling yan sa ground, no? So nominated yan ng members, bawat isa. Tapos may election period, during the election period, i-elect sila ng general membership, no? Yung mga members. So online yan, at least this year. Tapos pagka na-elect na sila, manunumpa sila during the GMA namin, yung Annual General Membership Assembly. So yung annual general membership assembly, doon sila mag-oath, no, in front of the
the secretary of the OST or his or her representative. Mm-hmm. And then after nun, pag na-out na sila in parang 39 days if I'm not mistaken, no? Certain period of time, mag-elect naman among them ng president. So yung bagong governing board, sila ngayon ang mag-elect ng president. I see. So all in all, sa governing body, 13 division chairs, one member at large, yung representative ng DOST, is it the secretary? Usually undersecretary for research and development. USEC ng RMB. Okay. So all in all, parang nasa around 18? 18 ano kayo? Bale 13 plus 1, 14, 15, 16, 17, 18. Katama ako, yeah. Uh-oh. Kasi merong cluster members. Oo. So talagang ano no, medyo masusi pala talaga itong maging membro ng NRCP. So at least ang isa dito is kumbaga hindi rin pala madali para maging isang membro ng NRCP. You have to prove yourself that you are a researcher. Yeah. And of course, in track record mo, plus ang pag-elect din ng officers, may proseso rin, hindi yung ina-appoint siya. Diba? So, ang tanong na lang dito, sir, ano-ano yung mga programa o proyekto ng NRCP? At paano nyo to dinedesenyo? Go ahead, sir. Alright. Again, nakadepende yung aming programa tsaka proyekto sa aming mandate. So, una, we support yung basic research, no? So, therefore, we fund research. And sa funding ng research, meron kaming tatlong uri ng research na pinopondohan. Basic research, na oriented basic research, basic blue skies research, and policy research. Okay? Yung blue skies research, ito yung mga tipong research na sa ngayon di mo makikita kung saan gagamitin, no? Ito yung mga kakaibang mga naisip ng mga mathematicians, halimbawa mga theorem na sa simula siguro para saan ba yan, baka wala pang paggagamitan, but later on may paggagamitan. Di ba yung mga AI, di ba nagsimula lang naman sa mga blue skies, pero ngayon napapakinabangan natin, di ba? Okay, that's blue skies. Yung isa ay policy research. Policy research. Ito policy research naman na to, usually directed to or a commission, no? Or requested, no? Meaning requested by a Solon or a congressman or a senator or for them to craft a law or for them to amend a law. So or for them to come up with an ordinance. Kumbaga, they ask us to do a research for them to be able to craft a law or an ordinance. Or for them to be able to amend a law. So, lalo yung pinapagawa, pinapareview nila. Tapos yung pangatlong uri ng research, yung tinatawag na oriented basic research, ito talaga yung malaki yung pinopondo namin kasi ito yung pinapasa ng mga members, no, na proposal. At ito ay nakapaloob sa anim na mga programa, no, yung under ng National Integrated Basic Research Agenda, no, yung NIBRA na pinatawag. Yung Basic Research Agenda, may anim na programa, no, on food security, water security, energy, no, sustainable communities, on atin, no, nation building, no, and of course education. And ang maganda dito, lahat ng areas na ko-cover namin,
lahat ng areas, lahat ng divisions, may opportunity sila to submit proposal. Okay? Submit proposal. Ngayon, ito yung may kinalaman sa supporting basic research. Pero meron din kaming programa na capacity building ng members at saka ng mga stakeholders. So we also provide experts who can help budding researchers to be trained, no, to be capacitated to do research. So may mga request din kami diyan, no. Usually sa mga region pupunta kami, nagka-capacitate kami, no. At nagbibigay kami ng mga tulong, no, sa mga schools, halimbawa sa mga HEIs. Ang tawag namin diyan yung in charge yan, yung aming TCDS, no, yung sa membership at saka sa capacity building, no. At training and development and capacity building section. So sila ang in charge diyan. So marami kaming pino-provide na mga capacity building sa mga members namin, pero meron din kami sa mga hindi members, upon request. At meron din kami na programa on yung mga institution naman. Ang tawag dito, RDLEAD, no? Research and Development Leadership Program. Ito ay under ng Science for Change ng DOST. Nagpo-provide din kami ng through this RDLEAD ng consultant, nag-de-deploy kami ng consultant upon request of an institution na nangangailangan, lalo-lalo na yung mga beginners, no? Marami tayong mga HEI na kulang pa sa capacity to do research. So, pwede silang humingi ng tulong sa amin, no? At padadala namin sila ng consultant, popondohan ito ng DOST. So, yun sa capacity building, no? At meron din kami na ginagawa ngayon, no? Yung dissemination and ang tawag namin dyan, science communication, no? At ikaw, science communicator ka, Kathy. Napakahalaga nito kasi yung mga results namin ngayon, no, ay itinatranslate namin into laymanized language, no? Mm-hmm. Popularized way of ensuring that science is understood by the people, no? So mm-hmm. meron kaming yung RIDD namin ang in charge yan, no? So yung research and information dissemination. But hindi lang dissemination yung ginagawa nila. Nagpo-produce din sila ng mga videos, mga animation videos, no? Mga naggagawa rin sila ng mga game app, no? Imagine game app based on research result ng aming mga members. No? At meron din kaming mga parang caravan, no? Pupunta kami basic research caravan sa mga regions at doon kami nag-disseminate ng amin at nag-share ng mga products ng aming mga research. So these are ways, and of course ito katulad nito, we also involve media in disseminating, no? Nagre-release din kami ng mga articles, no, na pwedeng halimbawa i-pick up ng ating mga kasama from the print and Trimedia. So and these are actually sometimes given importance by someone like you, katulad nito, kaya malaking bagay din yung partnership namin sa mga tulad niyo. So these are just some of the programs namin, and of course ang dami naming gusto ko lang i-highlight yung dalawa na specific project, Kathy, no. Ito yung yung GMAP program, your Greening Mined Out Areas of the Philippines, or GMAP, no. Kasi yung isa namin scientist na discover ng isang microbial na pwede siyang makatulong para yung lupa ay maging fertile ground for reforestation. At ito mga lupa na to, ito yung mga wasteland sa mga mined out areas. So paano ba siya mare-reforest ng maayos? So naka-discover ng microbial yung aming solution, no, yung aming scientist
At ngayon, ito ay tinetest na sa iba't ibang mined-out areas sa Pilipinas. Nagsimula sa Marinduque, sa Surigao, sa Benguet, ngayon sa Zambales. No? At malaking bagay ito kasi yung mga mined-out area ngayon, nagkakaroon na ngayon ng ano, mga halaman, no? Na dati eh, wala. Eh, dahil ito sa na-discover na protocol, no, ng aming scientist. Tapos yung isa, yung sa Surigao, ito napakaganda rin itong nangyari dito kasi si Mayor Coro, yung mayor ng Del Carmen, humingi ng tulong, pag-aralan yung biodiversity at saka yung mangrove forest ng Surigao. At nung pumunta sa amin, no, humanap kami ng scientist na gagawa noon, nakahanap kami mula sa UST at nagawa sila ng research, no? At napag-aralan ni biodiversity, yung flora and fauna doon, yung mangrove forest doon. Tapos, based on that, itinuro niyo sa mga tao, no? Yung paano kahalaga, ano? Napakaganda, napakayaman itong biodiversity ng Del Carmen. Ilalagaan niyo to. Alam mo yung ginawa ni Mayor Ko? Nagawa siyang ordinances para protektahan yung ano, yung kanilang biodiversity area doon. At ngayon napakayaman ng ano, ng Del Carmen, no? Napakayaman ng Surigao in terms of ecosystem, no? From yung waste nila, talagang inaayos nila, ini-ensure nila na yung mga, kasi may mga endemic na ano doon eh, flora and fauna at saka mga may mga endemic, so nakita ng mga tao yung kahalagahan na dapat pala pangalagaan namin. At ngayon si Mayor Coro, meron ng susunod na mga request para mas ma-explore pa yung iba pa mga aspeto. Ang maganda dito, because of that, nakapag-apply sila for Ramsar Site recognition. Yung Ramsar Site is a wetland, international wetland recognition ano to, body, no? Na pag na kasama ka doon, ibig sabihin yung wetland protection and conservation area mo ay talaga maayos, no, yung ginagawa mo. So nakakatuwa yung kanilang effort at tulong-tulong, no, from the science to the local government. At ito yung nais natin, no, ang tawag namin diyan transdisciplinary research, no? Transdisciplinary, now we go beyond talking to fellow scientists, we now talk to other stakeholders, kaya transdisciplinary. Di ba dati inter at saka multidisciplinary lang? Ang nag-uusap lang, mga scientists. Tayo nag-iisip ng problema, tayo nag-iisip ng metodolohiya, etc. Di ba? Pero ngayon, kasi nasabi ng International Science Council, of which the NRCP is a member of, we need to talk to other stakeholders from the onset. Sa simula-simula pa lang, dapat kausap na natin industry, yung community, LGU, ang media. So when we design the study, when we come up with the problem and the methodology, may input na yung community para hindi sila nabubulaga na ay, meron palang gagawin dito sa amin, no? Kumbaga, nakakatulong sila para mas maging mayaman at saka akma yung solusyon. Kasi ang nangyayari minsan, may solusyon, ang nag-isip lang scientist. Oo. Tapos community, tapos pagay, di ba? Kasi hindi sila natanong. Actually, ano, no, mas sa akin lang po, sa pagpapaliwanag niyo na rin, at kung titignan mo, Dr. Cepeda, parang sentido ko mon lang eh, na hindi naman tama na puro ano, parang sabi mo nga eh, mga scientista lang, mga researchers lang, o yung mga professionals lang na ano, kasi iba pa rin yung nandoon sa ground. Yes, kasi yes. Mas alam nila kung ano yung aktwal na nangyayari base rin sa karanasan nila at kumbaga sa tagal na rin nila na nandoon, 'di ba? Mas alam nila kung ano yung problema at pwedeng makapulot ka mula sa mga karaniwang tao, 'di ba? Na base sa kanilang karanasan na etong pwede po ninyong ano, kumbaga, ang maganda ngayon ay nakikinig din kayo at
sinusuri nyo, biniverify nyo rin, I'm sure. Yes, yes. Sabi ng mga stakeholders na, halimbawa, nag-suggest sa inyo ng isang bagay, tinitignan nyo ng mga researchers nyo, tama ba itong ano, kinukumpirma nyo kung tama, yeah. Diba? Kaya nga, ano, mahalaga, Kathy, yung tinatawag na scoping prior to the proposal or pre-engagement na tinatawag among the stakeholders. Napakahalaga nun, no? In fact, yun yung isa sa mga this past 2 years, no, patuloy naming ginagawa ng pre-engagement among stakeholders, no, or scoping focus group discussion among stakeholders, so that when we draft, no, whatever proposal we are going to do, they are part of the ideation process. Oo. Alam mo, Dr. Cepeda, napapaisip ako eh. Kasi, ang laki ng trabaho nyo kung titignan na yung mandato ninyo. Ang laki po talaga. Kasi lahat ng sektor ng ating lipunan nasa inyo eh. Yeah. Tapos kayo yung nagpo-provide, kayo yung nag-a-advise sa ating mga mambabatas base sa research ninyo. Madalas, 'di ba, kung on the local government, ano, 'di ba, madalas nagpaparehistro yung mga NGOs, mga social, ano, ang social, ano, civil societies, 'di ba, para lang na minsan nagkakaroon ng tinatawag nating conference, 'di ba, para kung ano yung mga problema sa community. Dito, on the perspective of research, parang ginagawa nyo rin ito sa, yes, ano, sa inyo, sa kinikwento mo ngayon. Parang ini-imagine ko, parang nangangalap din kayo. Let's say, for example, sir, ito. Bago tayo, ano, bagamat dito sa susunod kong katanungan kung paano nakakatulong sa taong bayan at sa bansa ang NRCP, meron ka ng pahapyaw na binanggit sa amin kanina. Yung ibinida mong dalawang specific GMAP program. But of course, gusto kong puntahan yung mas malalim at mas malawakan na nagiging issue ng ating bansa. Let's say, for example, sir, eto. Kanina binanggit mo na ang isa sa layunin o yung tinatawag nating paano ba nakadepende yung inyong mga ginagawa. Tatlo yung sinasabi mo, which is oriented basic research, policy research, di ba? At yung isa, yung basic news type ba? Blue sky. Blue skies research. Okay. So, blue sky. Oo. Ngayon, ang pupuntahan ko sa pagdating sa policy research, sir, napakaraming mga batas natin ngayon, sir, sa totoo lang, na tila hindi masyadong napag-aralan ng ating mga mambabatas. Let's say, for example, ito lang. Lubhang mataas ngayon ang presyo ng kuryente, gasolina natin, yung mga public utilities natin. Pangalawa is yung mga pulisiya ng oil deregulation, pulisiya ng IPIRA law. Hindi ko maintindihan, and ayon sa mga nakakapanayam ko, itong mga may mga batas tayo na nasa ganyang sektor, ang lubhang malaking nagiging epekto sa buhay at kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. In fact, sa record ng buong mundo, Pilipinas ang may pinakamataas na halaga ng kuryente. At dahil ito, sa hawak ito ng mga pribadong sektor, yung tinatawag nilang mga oligarko, at nawala sa pagkakandili o pangangasiwa ng pamahalaan. At dulot ito ng isang batas na katulad ng IPIRA. Ngayon, sir, ang tanong ko lang, yung nung bang pagkakataon, di ko po alam kung nandyan na kayo sa NRCP, nung nagkaroon ba ng pagkakataon ang ating mga mambabatas na tanungin sa inyo ang tungkol sa batas na yan? Kasi
Ang punto ko lang, sir, dito, marami po kasi tayong batas na tila hindi naintindihan at hindi alam. I don't know kung alam o sadya. Na para bang yung mga batas na ginagawa nila ay sadyang pampahirap. Sorry po ah, pasensya na po kung ganito po ako magsalita. Kasi hindi nyo naman po siguro pasisinungalingan yung sinasabi ko na nalulumpuna ang sambayan ng Pilipino dahil sa taas po ng bilihin, taas po ng kuryente at tubig. Tapos nawawala ng kapangyarihan ang ating gobyerno dahil sa batas na itira. At marami pang batas na kahintulad nito na nakakaapekto po talaga sa buhay at kinabukasan. Sa NRCP po ba, kapag ka may mga ganito, kasi sabi nyo kanina, ang pwedeng mag-request sa inyo ay mga lawmakers to be able to amend a law. Madalas ito ay isang commission or directed na policy research. Paano po kung halimbawang may isang grupo ng organisasyon, mga civil societies, non-profit, non-profit, non-stop, na ano, or non-NGOs na mag-request po sa inyo tungkol sa batas ng itira. As sabi nyo nga eh, hindi lang para gumawa ng batas, kundi amendahan ng batas. Diba? Meron po ba o pwede po ba ang mga NGOs at hindi lamang lawmakers ang pwedeng mag-request nito sa inyo, Dr. Cepeda? Oo, kahit sino sa ating mga kababayan pwedeng humingi ng tulong para manaliksik, no? Kung lalo na kung ito'y makakatulong sa ating sambayanan, no? Kailangan lamang merong sponsoring institution, no? Hindi naman pwedeng individual, no? Siyempre, halimbawa kung NGO, pwede naman, no? Kailangan lang makita yung layunin, no? So, but usually, ang aming, kasi ito, pondo ng gobyerno, eh. Kailangan din, siyempre, meron tayong mga sinusunod na patakaran at kailangan din namin sundin yon, no? Na hindi naman lalabag. So, hindi pwedeng, halimbawa, hindi kami pwedeng magbigay ng pondo ba sa isang pribadong institusyon na humihingi ng tulong sa amin. Kailangan pag-aralan mabuti yan. No? But, kung ang hihingi ng tulong ay isang NGA, no? Halimbawa, yung ating Energy Regulatory Commission ba yun? ERC? Halimbawa, humihingi sila ng tulong. Oh, gusto namin amyendahan yung batasa oil deregulation. Halimbawa, no? Pwede namang humihingi ng tulong sa amin. Maghintay kami. Ngayon, merong mga engineering, halimbawa engineering faculty na ang kanilang expertise ay on oil regulation. Halimbawa lang, no? At ang ipinasa nilang proposal, batas tuloy, ay tungkol sa amendment of the oil deregulation law. Halimbawa lang, ha? At iyon ay natanggap ng amin kasi meron kaming alert yung tinatawag na alternative energy source, no? Kasi kailangan ipag-aralin yung batas para mabigyan ng mas tamang pondo ang mga alternative energy sources. Halimbawa lang, no? Ito'y speculative. Pwede namin pondohan yan. Kasi nakapaloob yan dun sa aming NIBRA. Kasi under the NIBRA, yung alternative energy sources ay priority area. So pwede namin pondohan yan. Kaya lang, hindi ko alam kung may nagpapasa sa amin. So titingnan pa namin yan. Ibig sabihin, pwede. Ang tanong, sino? Sino? Okay. Ngayon, yung ating mga mababatas, halimbawa, hihingi ba ng tulong sa amin? Pag humingi ng tulong sa amin, gagawa namin ng ano yan, ng research. Ngayon, halimbawa, may bill. Isa rin sa ginagawa namin, nagre-review rin kami ng bill na ipinapasa sa amin. No? So, minsan,
merong mga draft ng bill na pupunta sa amin, tapos tinatanong kami kung ano ang masasabi ng aming expert on that. So hahanap kami sa aming mga members ng expert doon sa topic ng bill. Tapos pasasagutin namin sila, di ba, sa halal. Yun. So pupunta kami sa aming mga Muslim brothers na members ng NRCP, pasasagutin namin sila doon. So ganun yung aming mga serbisyo na pwedeng ibigay. Okay. Clarification lang, Doc Cepeda. When we say nire-request kayo to review bill, so kung ipinapasa lang sa inyo. Pero kung hindi, yes. Hindi. Wala kaming magagawa. Okay. Isa pang clarification. Are you saying regulatory offices lang yung pwede? At when we talk of NGAs, ano ba yung National government agency. Any national government agency. Okay. Pero professional societies, like for example, Philippine Society of Mechanical Engineers, let's say for example, Philippine Inventor Society, hindi pwede yon because they are considered as NGO, right? Private. They are private. Pwede, alimbawa, maghahanap kayo ng NRCP member na pwedeng tumulong sa inyo. Tapos yung NRCP member ang magpapasa ng proposal sa amin. Okay. Alam mo, napapaisip ako, sir, eh, kasi ang katipunan ng demokratikong Pilipino, actually, we are, tawag dito, we want to repeal IPIRA. And there are many laws na gusto naming amendahan, anuhin. But the ang problema is, base sa karanasan po ng katipunan ng demokratikong Pilipino, kapag ka naghahanap ka ng sponsor o tulong sa mga mambabatas natin, parang isinasaisang tabi nila. So nakakalungkot isipin na merong ganun. We also tried with the government agencies like DOE, may proposal, pero like for example, the nuclear power plant, the Philippine nuclear power plant, na i-push through kasi grabe, mahal ng bili natin and because of the technology na pwedeng ibigay ng nuclear energy o nuclear, tawag dito, benefits na pwedeng ibigay on the science aspect. Nagkakaroon tayo ng mga problema sa mga regulatory offices, sa mga government agencies, and even sa mga mambabatas. So, tanong dito, saan kami tatakbo? Eh, kumbaga parang sino ba yung pwede naming lapitan na ahensya ng gobyerno na itong naiisip namin, we will submit a proposal, position paper na dapat ganito tayo kasi para ano, kasi we need to protect our people, we need to protect our country and to develop. Kasi aminin natin at sa hindi, like in energy, ang dami kahit po sa FNRI, may mga projects, may mga discussions kami na talagang hindi namin maiwasan na isang tabi namin yung ano eh, yung epekto nung pagmahal ng kuryente, ng tubig, ng pagkain, 'di ba? And domino effect ito, sir. Ang maganda lang sa sinabi mo ngayon, we need to find an a NRCP member para pag-aralan niya ito. Yeah, pwede siya magpasa ng proposal kung maaprubahan. Kasi dadaan pa rin yan. May technical panel yan, may governing board member yan. So, mahaba pang proseso yan. But, that's one way. But, ako, hindi kasi yung purview ng NRCP eh. Yung pagdating sa regulatory. Ano lang kami, taga-research lang kami eh. Research oh, and advice. Oo. Oh, pero ang advice namin is based on research. Ibig sabihin, hindi mo pwede mo advice, ito yung mga kailangan mong baguhin dyan sa batas na yan. No? Hindi.
ang advice namin magagaling sa pananaliksik on that law. Alam mo, yung LGU, yung local government code. Meron kaming isang member na kinomisyon ng isang senador, Senator Tolentino, para i-review yung ano, yung lahat ng may kinalaman sa local government code. Okay. At yun, pinag-aralan nung ano, nung at ipinasa namin kay Senator Tolentino kung paano yung gagamitin yon, nasa sa kanila na yon. Pero hindi kami pwedeng mag-impose na sundin niyo yung aming ano, sundin niyo yung aming advisory lang kayo. Oo. Oh, oh. Hanggang ganun lang kami. Pero alam mo, ano po ito eh, sa akin po, ang laki ng role ng NRCP. In fact, kasi kung merong, sabi mo nga is science-based yung inyong research. Meaning, pag science-based, based on facts, based yeah. on truth. Yeah. So makikita natin na ang laki ng bagay kapag ka talagang pinag-aralan ninyo. Yeah. Yung sinuri talaga. Oo. Anyway, sir. Moving forward tayo. Paano nga ba sa kasaysayan po ng NRCP, paano nakatulong sa taong bayan at sa bansa ang NRCP? May mga tagumpay na bang nagawa o napatunayan ang NRCP sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino? Go ahead. Medyo ano yan, medyo mabigat na tanong yan. No? Kasi, alam mo, siguro eto na lang. Ang DOST ay anak ng NRCP. Okay? Ang PhilBox ay anak ng NRCP. No? Ang NAS ay anak ng NRCP. Ibig sabihin, yung mga ibang ahensya ng gobyerno dito sa DOST ay nagsimula sa NRCP. Kasi mas matanda pa kami sa DOST. Kasi nga, ang NRCP ang naging ano eh, katuwang na ng gobyerno pagdating sa siyensya at teknolohiya nung panahon na tayo nagsisimula pa lang. Having said that, marami na tayong nagawa ng mga pananaliksik na siguro hindi alam ng karamihan na ito ay ano nagsimula sa NRCP, no? Ang importante dito halimbawa bagamat hindi ito katulad ng ginagawa niyo ngayon, no, binobroadcast, no, ito naman ay dun sa panahon na kailangan, nagawa naman. Unang-una, yung NIBRA, yung National Integrated Basic Research Agenda, ito yung mga pananaliksik, no? Dito nakaangkla, yung mga estratehiya na ginagawa natin para naman sa implementation ng National Research and Development Agenda, no? ng buong Pilipinas, no? Na ang DOS na nagpapatupad. At naka-angkla doon, no, yung aming ginagawa. Ibig sabihin, kung ano man yung aming pinopondohan, ito ay bahagi ng mas malaking pinopondohan ng Pilipinas, no, kasama yung sa PSHRD, sa PCARD, no, sa PCHRD na mga research funded ng ating gobyerno. So sa tingin ko, no, ang contribution talaga ng NRCP ay nasa miyembro namin na nasa iba't ibang mga eskwelahan, ahensya, at saka mga institusyon, no, sa buong Pilipinas, na talat kasi tayo sa lahat ng probinsya, sa lahat ng rehiyon. Ibig sabihin, ano man yung ginagawa nila doon sa kanilang mga institusyon, yun ay ambag na rin sa kaunlaran ng bayan, no? Simula pa nung araw. Ay, hindi na natin mabibilang yan at hindi natin maisa-isa. Pero sa aking palagay, no, yun yung pinakamalaking ambag ng NRCP. Kasi kung wala kaming yung 6,000 miyembro, no, 6,215 miyembro na yan na nakakalat at gumagawa ng pananaliksik sa kani-kanilang mga lugar, di ba? Just imagine, no?
lalo pa tayong bababa dun sa GII index, eh ngayon nga ang bababa na natin. Eh di lalo pa pag nawala tong mga miyembro na to. Kaya ito yung aming ambag, no? Yung 6,215 members, makagawa lang ng isang research na may kinalaman doon sa paghahanap ng solusyon sa mga problema sa kanilang mga lugar. Malaking bagay, malaking ambag na yun. Malaking ambag na yun. Question lang po, ano po ibig sabihin ng GII Index? Yung Global Innovation Index. Ito'y, international index to na nagde-determine kung nasang level tayo sa research technology and innovation. Sa science technology and innovation, may mga indicators yan, maraming indicators. But one of the indicators is yung active involvement ng mga researchers and scientists to contribute to the upliftment of and the accomplishment of the SDGs, no, yung 17 SDGs, yung UN Sustainable Development Goals, no. So ano rin yan at sinusukat yan sa output na sa publications, sa mga patents, no. Ilan lang to sa mga indicators. So imagine mo kung walang mga publication yung ating mga members, walang mga patents yung ating mga members, eh di lalo na tayong nangamote, di ba? Eh, halimbawa, ang amount na needed, no, for a country to be considered as a research country or a country that is considered to be supportive of research is 2% of the GDP. Dapat yun yung amount of research, amount of fund earmarked for research, 2%. Alam mo tayo? Percent of what, sir? GDP. Total GDP ng isang bansa. Uh-huh. Alam mo kung ilan lang tayo, magkano? Less than 0.5%. So, napakalayo natin. Napakalayo natin. So, imagine mo kung walang NRCP. Eh di lalo na. Di ba? So yun, sa tingin ko, yun yung pinakamalaki ambag. Bukod of course doon sa mga proyekto na ginagawa ng NRCP. Pero ako, sa tingin ko talaga, yun yung members natin na nananaliksik sa iba't ibang lugar. Yun ang aming ambag. Can we consider, Sir Dr. Cepeda, na brain drain tayo sa mga researchers? Yes and no. Yes, kasi alam naman natin since the 1980s yung talagang magagaling nating mga, alam mo yan, sa kasaysayan ng bansa. It started in the 1970s, 80s, 90s, no? Yung lalo nung 80s, no? Talagang brain drain, no? In-export quote unquote natin talaga yung ating mga magagaling. Yes. And ngayon, skills naman ang ine-export natin, no? Skills. Okay. Ngayon, meron tayong ang gobyerno nagkaroon ng mga programa para naman hikayati bumalik yung ating mga magagaling, no? At tawag dito, Balik Scientist Program. Okay? So, alam mo yan, yung Balik Scientist Program, meron tayong mga inimbitahan na mga dalubhasa na bumabalik sa bansa para magawa ng mga panalisik na makakatulong sa ating bayan. So, ano naman to? Tuloy-tuloy to. So, pero ako naniniwala ako na nandito pa rin yung mga mahuhusay. Eh. Kailangan lang nating bigyan ng akmang suporta. Yun yung medyo kulang. Kaya ngayon, kami sa DOST, kailangan nyo lang magpasa. Hindi naman pwedeng blanket giving of funds. Hindi naman pwede. Kailangan meron din siyang kapupuntahan. Diba? Kaninatnan. So, medyo lumalaki yung pondo natin, no? Pero kulang pa talaga. Yan ang isang malaking hamon namin ngayon, no? Bilang isang ahensya, napakaliit ang pondo natin sa research. Napakaliit, no? Just imagine, ngayon ang fund ng NRCP, both operation and funding is nasa 262 million, no? 'Di ba? 262 million. Multiply mo yan sa 6,000 members. 'Di ba? Magkano lang, 'di ba? Kakarampot, wala pang 1 million bawat ano.
Di ba, bawat isang miyembro para gumawa ng research. Oo. Di ba, parang, but yan ang isang malaking hamon. But meron namang ano, meron namang suporta, pero maliit eh, maliit talaga. Hindi sapat. Hindi sapat. Pero by the way, Kathy, hindi lang kami ang nagpopondo, alam mo yun, yung Picard, ha, tayong sa agriculture and aquatic resources, sa Fishery, sa engineering, yes, at saka sa PCHRD sa health. Sila naman kasi applied research. Mm-mm. So, yung sa amin, kung ano yung ginagather namin na baseline data, ito ngayon yung ibabato namin sa kanila. Oh, i-apply nyo na yan. Parang study, no? Yung sa inyo. Oo. Kami yung sa proof of concept, kumbaga sa technology readiness level, no, levels, kasi 9 levels yan, 1 to 3 sa amin yan, hanggang proof of concept. Pero yung level 4 to level 9, ito na kasi yung clinical testing, ito na kasi yung commercialization, technology transfer, na industry testing. So, kanila na yan. Hindi na kami dyan. Hanggang doon lang kami sa proof of concept. Oo. Pero may pondo rin sa, malalaking pondo ng Picard, Fisher, at saka PCHRD. Oo. Again, collectively, no, cumulatively, maliit pa rin compared sa ibang bansa. Oo. Totoo. Sir, curious lang ako. Bali, ilan lang ang staff bukod ng ano, ng NRCP? Ngayon, nasa 74 lang kami. Imagine, 74 staff. No? Yeah, managing a roster of 6,200 plus members. No? Kaya mahusay itong mga kasama ko dito kasi sa kabila nun, nagagawa namin yung pwede namin gawin, no? Sa abot namin makakaya. Pero ang plantilla dyan, kalahati lang. Lahat dyan, project-based. Kalahati dyan, project-based. Okay. So, ilan po yung nakaplantilla position lang sa inyo, sir? Sa ngayon, nasa, I think, 34, if I'm not mistaken. Liit, ha? Maliit, maliit. Maliit. Oh. Anyway, so kanina, nagbanggit na nga po kayo na isa sa mga balakid na hinaharap ng NRCP ay ang kakulangan ng pondo, no? Considering na for this year's fund na ninyo ay nasa 262 million lang, at kung ito ay i-divide mo sa 6,215 members, talagang sa members pa lang, hindi na ano. Eh, syempre, meron kayong operational expenses, yeah, personal expenses, di ba? Office supplies, etc. Yeah. Makikita natin na talagang hindi sasapat. Siguro maganda pong bukod sa balakid na yan, meron pa po bang ibang mga balakid na hinaharap ang NRCP? At kung meron po, hihingin ko na rin po yung pagkakataon later on na ng panawagan po ninyo. So start muna po tayo dun sa mga balakid. Siguro yung ano, nakikita ko rin yung ratio ng mga nagpapasa ng proposal sa amin compared to sa number of members namin. Yung mga na-approve na proposal nasa less than siguro mga 5%, no, ng mga nagpapasa. At yung nagpapasa ay siguro less than 100. No? This year, halimbawa, yung capsule proposal namin nasa mga, ngayon, parang 600 plus. So, 10% lang siya ng members, di ba? 10% lang. Hindi pa yan lahat ma-approve. So, baka ang ma-approve lang dyan, siguro mga 1/3, halimbawa, mga 100. Tapos sa 100 na yan, hindi yan lahat mapupondohan. Kasi, i-determine pa yan ng priority area. So, yan, napalaking challenge yan. Yung quantity and quality of research proposals that are submitted to us. It's a big challenge for the council kasi nakadepende ang budget namin, lalo na yung sa oriented basic research, sa number of proposals submitted and approved.
So pag mahina, maliit yung numero ng mga nagpo-propose, syempre liliit din yung pondo namin, di ba? So yun. So ang challenge namin talaga ay paano sila mahikaya. Kaya nga, we do capacity building sa ground na. So pupunta kami sa iba't ibang lugar to assist them. Papadala kami ng mga consultant to assist them. So we will do our best naman to help our members or non-members even, no? Para maging members din sila eventually. But it's really a big challenge kasi ang research kasi is passion eh. Hindi naman yes, passion. Yes. Kasi kahit araw-araw mong ibigyan ng webinars, seminars, capacity building, pero kung walang passion yung tao na manaliksik, wala. Walang mangyayari. Correct. Masasalita ng pera. So, I think, overall, no, we are not a culture of research in the Philippines. We don't have that culture. May naisip lang ako. I don't know kung ano. Kasi, meron tayong mga organization na parang studies na kung ano-ano. Halimbawa, foreign policy, mga ganon. Merong mga integrated policy o studies. Pwede ba sila na, no, kasi siyempre may mga hiwalay na pribadong sektor din sila ng mga research, di ba? Pero again, pribadong sektor sila. Is it possible ba na magkaroon ng collaboration o paano ba ang ginagawa ng NRCP? Kasi, correct me if I'm wrong po ah, sa naiisip ko lang. Kasi ang NRCP, parang advisory council po kayo ng ating government, ng ating mga legislators. So, pero meron po tayong mga kakilala o nababalitaan na mga hiwalay po na pero pribadong sektor sila na mga nag-aaral. Pwede bang magkaroon ng collaboration o pwede bang si pribadong sektor o grupo ng mga researchers na hindi nyo member ay magkaroon ng mag-submit sa inyo o mag-collab kayo? I don't know how. Pwede kami mag-collaborate with the private sector, no? Just like any other government agency, pwede rin kami maki-linkage, no, sa iba't ibang mga NGOs, no? But kailangan malinaw yung ano, yung TOR, no, yung terms of reference at saka terms of agreement. To kailangan malinaw. Pero hindi kami pwede magpondo ng research for them. Kailangan talagang miyembro yung gagawa ng research. Okay. Or otherwise mag-member sila. Or otherwise mag-member sila. Oo, 'di ba? Oo. So pwede naman mag-collab pero you will not fund kasi private sector sila. Oo, hindi pwede. Okay, I got it. Okay, pasensya na po kayo, napakarami kong tanong, 'di ba? Kasi in-imagine ko po, sa totoo lang po, napakalaking bagay po kasi ng NRCP sa paghuhubog po ng pulisiya at kung paano ito, paano ang mga batas natin ay higit na mas magiging epektibo at mapoprotektahan ang taong bayan. Kasi kung ang mangyayari po ay hindi ito, parang ano lang, sabihin natin na parang meron lang pribadong sektor, isang mayaman na o mga grupo ng mga mayaman na ipasa nyo itong batas na to dahil ano, kasi mga halimbawa, may mga grupo sila ng mga nagmimina, diba? Tapos isusulong nila yung ganitong klase ng batas, diba? At di syempre, papabor lang sa mga kumpanya ng mga minahan, diba? At the stake of yung kaligtasan ng mga lugar na pwede nilang pagminahan o yung resources natin, pwedeng-pwede nilang ilabas sa ibang bansa, labas ng ating bansa, di ba? At salit na tayo yung makinabang, ibang bansa yung makikinabang. So, hindi po malayo na may mga batas po tayo. And in fact, nung dun po sa palatuntunan po namin sa DZXL, yung ating katipunan, na ilatag po namin dun, may mga batas tayo na
napapagulat na lang ako. Kasi sa title pa lang, tapos sa content pag binasa mo, teka lang, parang naano ba to, napag-aralan ba to? Yun yung kaibahan po kasi talaga kung sana ay nanggaling o dumaan sa NRCP ang pagsasaliksik o pagsusuri ng mga batas. Katulad ng sinasabi nyo, pwede nyong i-review yung mga inihaahain. Ang naiisip ko nga po eh, dapat siguro lahat ng mga batas, lalo na kung sangkot ang buhay ng mamamayan, dapat dumaan sa NRCP at pag-aralan, suriing maigi bago yan ipasa nila eh. Diba sabi lang po ah, malaking trabaho on your part, pero dun makikita ng ating mga mambabatas ang kahalagahan ninyo at dun nila makikita na kailangan nyo ng malaking pondo. Because yes, they are the one who approve your budget, right? Actually, yan ang ating pangarap, no, na ma-recognize. Kaya nga tayo ay nakikipag-ugnayan sa House of Representatives at sa Senate pag kami mga ganyang mga usapin. Kami naman, bukas naman kami pag kami imbitasyon. Ang kailangan lang talaga ay magkausap, magtulungan, tapos tutulong naman kami. Handa naman ang NRCP. So, kung dumating yung panahon na kailangan kami, andiyan naman kami. Kailangan lang nilang magpadala ng liham at tutugon na naman namin kung makakaya, sa abot ng aming makakaya. Okay, sir. Last na lang po bago tayo tuluyang magpinid ng ating palatuntunan ay ibigay po muna natin ang tagapagpaalala ng palatuntunan ito. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz. Kasama pa po natin, pa rin po natin ang Executive Director po ng NRCP, walang iba kundi si Dr. Bernardo Cepeda. Doc, last ano na lang, question na lang po. Sa mga sinabi niyo po na mga balakid na hinaharap ng NRCP at sa mga nais nyo pang gawin sa para higit na mas mapabuti ang inyong paglilingkod sa taong bayan at mas maging produktibo ang NRCP, mensahe nyo po sa ating mga mambabatas, sa mga kapwa na sa ahensya po ng ating pamahalaan at sa taong bayan. Go ahead, Dr. Bernardo Cepeda. Thank you, Kathy. No? Simple lang naman yung lagi namin panawagan. No? Nabanggit ko nga kanina na ang pagtugon sa mga hamon ng ating panahon ay hindi kayang solusyonan ng iisang ahensya o ng isang tao o ng isang pamayanan o ng isang pamilya. Ito ay laging pagtutulong-tulungan ng lahat. Ang mayambag namin ay paggabay, pag-agapay, at pagpopondo ng mga pananalisik na makakatulong. Pero mahalaga rin na kami bukas sa mga hihingi ng tulong mula sa ating mga mambabatas, sa ating mga katuwang na lingkod bayan na nangangailangan ng pananalisik. Tawag lang po kayo sa amin, magpadala lang po kayo ng sulat, banggitin lang po kung ano yung inyong pangangailangan at kung kaya namin tugunan, tutugunan po namin. Pero higit sa lahat, ito po'y ginagawa namin dahil kami po ay lingkod bayan. Public servant nga po eh. At ang aming pong mga miyembro ay naglilingkod ng voluntaryo. Wala pong binabayaran ang mga miyembro. Pero handa po kaming tumulong, no? Sa pamagitan ng aming kakayahan sa pananaliksik. At ito po ay isang bagay na masaya namin ginagawa at masaya namin gagawin. At higit sa lahat, at sa katapos-tapusan naman po ang ating layuning lahat ay umunlad ng ating bayan. Bilang isang lingkod bayan, yun po ang aming ikasisiya. No? Kapag ka yung aming pananaliksik ay ginagamit ng ating mga taong bayan para sa kanila higit na ikaunlan. Hindi po mga parang inaamag na lang o
nalalagyan ng alikabok sa mga cabinet, no? Ang layunin po ng paniliksik ay mapakinabangan upang makahanap tayo ng solusyon, no, sa mga problema ng bayan at magbukas ng mga pinto ng mga oportunidad para sa lahat, no? At yan din po ang layunin ng DOS. Na tayong lahat, no, ang iba't ibang ahensya namin ay tumutulong upang humanap ng solusyon sa mga problema ng bayan at magbukas ng mga pinto para sa mga nangangailangan ng solusyon. At narito po kami para gawin yan. Maraming salamat, Ms. Cathy, at maraming salamat po sa ating tagapanood at tagapakinig. At ako po ay talagang lubos na nagagalak, no? Ang bilis nga ng oras, no? Naka-isang oras na muna tayo nagkukwentuhan lang, no? Pero salamat, Cathy, sa pagbibigay ng pagkakataon na maipakilala ang aming ahensya at makapagkwentuhan tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po, Dr. Bernardo Cepeda. At isa pong kagalakan po ito at sana po hindi ito ang una at huli na kayo ay aming makakapanayam. At kung meron po kayong mga nais na ibahagi sa amin na impormasyon o pwede rin pong mga balita na magandang balita sa ating mga kaibigan na dapat nilang malaman, bukas po ang palatuntunang ito para sa NRCP, lalo na po sa inyo, Dr. Bernardo Cepeda. Maraming salamat po. Okay, napakabilis po ng oras, ano, at isang oras na naman po ang nakalipas. Pero katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Pero tandaan po natin, batay sa saligang batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang makalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, mga nakaagapay po natin na mga technical staff po natin sa Ver Archivido, gayon din sa ating napakahusay na panauhin ngayong hapong ito, walang iba kundi si Dr. Bernardo Cepeda. Kami po ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami sa loob ng isang oras. Dito pa rin sa tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Narito ang mga patotoo ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun pa gaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko ito, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat, Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa,
senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung immune advance, aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat, immune advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you! Siap ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog, Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati naregatan na nga maturog, tata nagimas mit iturog kon. Agyaman nak mit detang intid da kanyak. Immune advance. Padasin nyo, immune advance. Nalaing. Sobrat na itulong na tibagit. Thank you! Ni Bumot Buak 50 anyos taga District 1 Benito Sullivan Isabela. Manipo di nagtumara kiti immune advance talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pannaturog ko ken pumiksa akpay. Idi gamen adda iti rabing adya makaturturog. Ngumidi nagtumara kiti immune advance isumutan si mayat ti pannaturog ko. Sungano kayat yung mayat ti pumiksa ken mayat ti pannaturog na agtumara kayo ti immune advance awan ti side effect na tunay nga organic. Lagot ni Tiwala ko. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee, at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin hanggang sa muli.